back to my channel, Kate Pangulan. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa akin channel, click mo lang ang subscribe, click the bell button. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa simpleng paraan na makakatulong upang mabuntis ang isang babae. Ano nga po ba ang pwedeng gawin upang tumaas ang posibilidad ng pagbubuntis? Ang pagkakaroon po ng healthy lifestyle ay makakatulong i-improve ang fertility ng isang babae. Magkaroon po ng tamang timbang. Ang pagiging sobrang payat o sobrang taba ay nakakaapekto sa paglabas ng hormone ng katawan at makakapigil din ito sa ovulasyon ng isang babae. Pagkakaroon po ng normal na timbang ay makakapagpadalas ng ovulation at ng pagkabuntis. Lagi po nating tatandaan na iwasan ang sexually transmitted infection or tinatawag po natin na STI. Ang mga STI tulad ng chlamydia po, gonorrhea, ay nagdudulot ng pagkabaog sa mga babae. Mahalaga po na magkaroon ng safe sex. Limitahan ang bilang ng mga sexual partners at gumamit ng kondom kapag makipagtalik o makikipagtalik. Tandaan nyo po, pinakamahalaga na magkaroon ng iisang sexual partner upang paiwasan po ang sexual transmitted infection or STI. Kumain din po tayo ng masusustansyang pagkain, ang pagkain ng gulay, prutas, healthy fats at mga pagkain mayayaman sa protina at makakatulong ito upang maging malusog at makakatulong ito sa mga nagbabalak magbuntis. Magkaroon po ng regular na check-up sa inyong doktor, makakatulong ito upang malaman kung mayroon kayong sakit na maaring makaapekto sa inyong pagbubuntis. Iwasan ng night or graveyard shifts hanggat maaari. Ang mga nagtatrabaho po sa gabi ay may mas mataas na posibilidad na hindi mabuntis dahil naapektuhan po ang kanilang hormone production. Mahalaga rin po na may sapat na tulog upang mabuntis ang isang babae. Meron pong mga dapat iwasan kung kayo po ay nagbabalak magbuntis. Una po, huwag pong manigarilyo. Ang paninigarilyo po ay nagdudulot ng pagkatanda ng ovaries o ovaryo at madaling nauubos ang mga itlog dito. Limitahan po ang pag-inom ng alak dahil ang pag-inom ng alak ay nakakaapekto or mataas ang factor po na magkaroon ng ovulation disorder. Kung maaari po, huwag muna pong uminom ng alak o alcohol kung kayo po ay sumusubok na magbuntis o mabuntis. Maaari din pong bawasan ang caffeine intake sa mga sumusubok na magbuntis. Iwasan din po ninyo ang labis na pag-ehersisyo. Iwasang magkaroon po ng sobrang hirap at nakakapagod na pag-ehersisyo dahil pinipigilan nito ang normal na ovulation at pinabawasan ang paglalabas ng katawan ng hormone na progesterone. Kung ikaw po ay overweight, kumonsulta muna sa inyong doktor. Iwasan din po na ma-expose sa mga toxins. Katulad po ng magsasaka, mga hairstylist po na expose sa mga kemikal ay mataas din po ang factor na ng pagkakaroon ng menstrual disorder. Kung exposed sa mga organic solvents tulad po ng chemical cleaning, mga workers po sa pabrika, exposed sa drugs, nagkakaroon din po ito ng problema sa pagbubuntis. Lagi po ninyong tatandaan na mahalaga po na bumisita kayo sa inyong doktor o sa OB-GYNE or obstetrician gynecologist upang magabayan po kayo sa inyong pagsubok na magbuntis. Kung kayo po ay may natutunan sa aking video, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!